niya ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin at sa ating mga kapatid. Ang kapayapaanawa ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang sumaatin sa gabing ito. Sa atin pong pagdudulang ng mga aral at katwiran ng Diyos na atin pong pagsasalusaluhan sa mga sandaling ito sa pangungunan ni Brother Eli Soriano. At welcome sa ating Bible Exposition. At sa gabi pong ito, kagaya ng inyo pong nalalaman, ang atin pong ganitong ginagawa na Bible Exposition ay pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga panauhin na malaman ang atin pong pananampalatayang pinagsasama-samahan sa loob ng Church of God International. At sa gabing ito ay makakasama natin ang iba't ibang mga remote points sa atin pong bansa at ganoon din sa iba't ibang panig ng mundo. At salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na kami naman po ay makabahagi sa inyo at makapagbigay ng ilang mga bagay na maaari ninyong mapag-isipan sa pangunguna po ni kapatid na Eli Soriano sa ating isinasagawang mga Bible Exposition para iyong katwiran ng Diyos naman ang ating mapakinggan at maging gabay naman natin sapagkat ito ho ang dapat na maging panuntunan natin sa buhay. Ang ating pananampalataya ay nakasalig doon sa Ebanghelyo at ang ating pamumuhay ay maging kasang-ayon din ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo gaya ng sinasabi ni Pablo sa Filipos 1:27 na ang inyo lamang ang wikang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya kinagagalak po namin na sa tulong at awa ng Panginoon ay makapagbahagi sa inyo ng aming mga pananampalataya sa pamamagitan ng pagsagot ng kapatid na Eli Soriano sa mga tanong ninyo na may kinalaman sa ating mga kaligtasan, may kinalaman sa ating mga dapat na matutunan sa banal na kasulatan. At ang kasama po natin ngayon na makakaugnayan natin ay ang Cambodia sa Ibayong Dagat, ang Masbate City, ang Palawan, Zamboanga, Sibugay, Nueva Ecija, Quezon City, at sa Apalit, Pampanga. Di na po tayo magpapatumpik-tumpik pa at ipinagkakaloob na po namin sa inyo para tayo ay makapagsimula na agad si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan dyan sa Pilipinas. Magandang hapon, magandang gabi, as the case may be. We want to greet everyone with the peace of the Lord. And we hope that this gathering will benefit us and make us realize the importance of knowing God's will. Sa panahon ngayon, mga kababayan, parang wala nang safe na lugar sa mundo. Mayroong mga nagpapatunay na parang nabubuhay na tayo sa isang panahong may mga dambuhalang malulupit na walang awa sa kapwa. Alam nyo mga kababayan, ang dalangin natin sa Diyos, sana ay liwanagan pa rin ng Diyos ang kaisipan ng mga taong ito. Although, alam naman natin na may sinasabi sa kasulatan sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 11 hanggang 12. At dahil dito ay ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Meron po mga tao na dahil ayaw nila ng totoo, ayaw nila ng Diyos, ayaw nila ng mabuti, ay ipinadala na sila ng Diyos sa paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungaling. Kaya nung sinasabi ni San Pedro sa 2 ng ikalawang Pedro, basahin po natin. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop. Meron pong mga tao na para ng hayop.
sa ugali, maski sa ginagawa, parang hayop, ibay na muog. The name of the Lord is a strong tower. El nombre del Señor, torre fuerte. Yun po. Parang matatakbuhan mo lang ngayon na kung saan kami roong proteksyon ay ang pangalan ng Panginoon. Kaya po kami nag-aanyaya sa inyo na mag-aral naman ng mga bagay na ukol sa Diyos, mga kababayan. Kasi ang mga tao yata ngayon, parang mas marami na ngayon yung mas gusto yung masama kaysa doon sa mabuti. Nakakatakot na. Mas marami na yung gusto yung drugs. Mga kabataan ngayon, mga drug addicts, napakalaki na po ng porsyento sa buong mundo. Nakakatakot na yung porsyento ng mga gumagamit ng drugs. Pagka naka-drugs na po, hindi na nag-iisip yan, dire-diretso na. Bukod sa drugs, may mga iba pang pinagkakaabalahan ng tao. Yung mga ang gagalingan ng sari-saring kasamaan. Kaya po napakaganda na mga kababayan na tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos. Kung ayaw na ng buong mundo, kahit man lang ilan-ilan na mga tao, ay gumunita tayo sa Diyos dahil para naman tayo mailigtas doon sa mga dumarating na yan, mga kalamidad, mga iba-iba po yung mga panganib ngayon sa ating panahon. Yung terorismo, mga kalamidad, mga drug cartel, yung mga drug syndicate, naku, pumapatay po yan ng walang awa, mga kababayan. Sana ipag-adya ng Diyos tayong mga nakakaalaala pa sa Kanya sa mga bagay na yan. Ito po ang dahil ng ating pagkalalang, mga kababayan. Sabi dun sa Ecclesiastes, pakibasa mo kapatid na Daniel, yung 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sabi doon sa English, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. We have a duty to fulfill in the sight of our Creator. Meron po tayong dapat na magawa. Sabi po sa Biblia, matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang Kanyang mga utos. Ito ang mga kababayan ng ating pangunahing dapat nagagawa sa buhay. Yung sumunod sa utos. Kaya lang, para naman masunod mo yung utos, kailangan alam mo yung utos. Kaya naman kami po'y nag-aanyaya sa inyo, malaman natin ang mga kautusan ng Diyos. Kasi yan po ang ating katungkulan. Sa buhay na ito, walang ibang pinakamahalaga sa atin. Kundi malaman natin yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Ba't ba tayo naging tao? Kasi lahat ng bagay may mga dahilan kaya nilikha Kung paano po yung invention o yung mga nadiskubre ng taong invention, gumawa ng sasakyan ang tao, gumawa ng bangka, gumawa ng vapor, gumawa ng kung ano-anong mga ginawa. Ang tawag po nila dyan yung ang kawikaan nila dyan, necessity is the mother of invention. Ang pangangailangan ng nagiging dahilan ng mga iniimbento ng tao. Gumawa tayo ng kudkura ng nyog. Siguro yung mga unang tao na wala pang kudkura ng nyog, para makakain ng gata, nginunguya yung laman ng nyog. Nung malaman nilang kailangan yung sabaw ng nyog ay masarap,
Nag-isip sila, paano kaya natin ito makukuha? Siguro, gumawa sila ng kunturan, tapos pinigayong niyog. Ganun. So lahat ng ginagawa may dahilan, kaya ginawa yung kutsara, may dahilan yun. Magagamit sa pagsubo ng may sabaw na pagkain sa bibig. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung kamay mo sa sabaw. Pero yung kutsara, kaya naimbento para pangkuha ng sabaw. Ganun din naman yung tinidor, pantusok naman. Kaano nung kutsara? Ang ibig ko lang po sabihin, tayong mga tao, kung titignan natin, ba't tayo gumawa ng lamesa, ba't tayo gumawa ng upuan, ng silya, para upuan, may dahilan kaya ginawa yung silya, may gagawin yung silya, may tutungkulin yung silya. Ganon din naman tayo sa harap ng Diyos, kaya tayo ginawa ng Diyos, meron tayong tungkulin. At ang sabi po sa Biblia, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun po ang gagawin natin, hindi yung papatay tayo, magnanakaw tayo, mananakit tayo ng taong wala namang ginagawang masama sa atin. Hindi sana yun ang dapat nating magawa. Hindi. Ang dapat nating gawin yung nasa dos gis ng Epeso. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ngayon, ginawa po tayo para gumawa ng mabuti eh. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Alin ba yung mabubuting gawa na gagawin natin sa 7:12 ng Roma? Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayun, yun po yung mabuting gawa, yung kautusan. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya tayo ginawa para gumawa ng mabuti. Para gumawa ng kautusan, sapagkat yung mabuti yun yung kautusan. Mabuti yun para sa lahat. Yung huwag kang mangangalon niya, mabuti yun para sa'yo. Mabuti yun. Para sa asawa mo, mabuti yun. Para sa kapwa mo, mabuti yun. Kasi pag nangalon niya ka, inaagawan mo ng asawa yung may asawa. Tapos, nagtataksil ka sa asawa mo. Maari ka pang magkasakit ng syphilis o ng AIDS pag nangangalo niya ka. Maari pang yung mga anak mo mawala ng mana dahil mauubos yung pinagpaguran mo dahil sa pangangalo niya mo. Kaya pag sumunod ka doon sa utos, huwag kang mangangalo niya, mabuti yun. Mabuti sa'yo, mabuti sa kapwa mo, mabuti sa asawa mo, mabuti sa anak mo. Kahit kangino, pagka yung utos ang nasusunod, kahit kangino po, mabuti yun, mga kababayan. Sapagkat ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun po ang mabuti para sa Diyos yung utos. Yun ang gusto ng Diyos na gawin nating mabuti, kasi mabuti yun para sa lahat. Ngayon, ang tao'y nilalang para matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ang buong katungkulan ng tao, gumawa ng mabuti. Kasi yung utos, yun ang mabuti. Ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos. Pag sumusunod ka, ginagawa mo yung utos, gumagawa ka ng mabuti. Kaya tayong mga tao sa isang matuwid na salita, nilikha tayo ng Diyos para maging manggagawa ng kabutihan sa kapwa. Pagka ang ginagawa natin kasamaan, nilalabag natin yung dahilan ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. Kaya kami po ay nag-aanyaya sa inyo, magsuri tayo. Maturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia ng mga kabutihang nilalaman ng mga salita ng Diyos. Umpisa na po tayo, mga kapatid. Kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At tawagin agad natin ang Cambodia para po sa unang magtatanong sa lugar na yun. Cambodia, come in please. Opo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang unang tatanong dito po sa ako po ng Cambodia, kapatid na Arfel Ofelenia, isa pong Katoliko. Sige po, kapatid. Dati na pong nagtrinahan sa Pilipinas. Pwede po ba ako na sumabay sa paraan ng pagsamba ninyo?
Alam mo kapatid, welcome ang lahat ng tao sa ating mga pagkakatipon. Welcome. Lalo na ikaw, nadoktrinahan ka na pala. At least meron ka ng idea kung ano yung aming ginagawa. Kasi ang doktrina, yun ang sinabi ng Panginoong Jesus sa 28:20 ng Mateo, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Utos ni Kristo yun na ituro yung lahat ng kanyang utos, ang pagtupad. Ituro nyo sa kanila na ganapin. Kaya kung dadalo ka, ang matututunan mo yung pagganap. Kasi hindi naman mabuti kung hindi ko sasabihin sa'yo, parang katraiduran sa'yo pag hindi ko sinabi sa'yo na hindi naman tama yung nakikinig ka lang. Hindi naman tama yung nakikinig ka lang. Kasi ang sabi doon sa Santiago ay ganito sa 1:22, kapatid na Daniel. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang sabi sa 1:22 ng Santiago, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayun. So kailangan sa atin na nakikinig tapos tumutupad dun sa napapakinggan. Sabi mo kasi na doktrinahan ka na kapatid, dapat dun sundin mo yun. Yung narinig mo, dapat masunod mo. And you are always welcome sa ating mga pagkakatipon. Mas maganda nga kung magpapabautismo ka dahil yun ang umpisa ng pagsunod. Yun eh, kung sumasampalataya ka, pwera naman kung hindi ka pa sumasampalataya, ayaw naman namin nun. Pero dapat din namin masabi sa iyo na ang sabi sa Biblia, ang nakikinig pero hindi naman tinutupad, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Sana huwag kang ma-offend, pero nakasulat yun sa Biblia. Kasi ang sabi dun sa 2:13 ng Roma, ang sabi ni San Pablo ganito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ayon, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang inaaring ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan. So kailangan yung nakapakinig talimahin, sundin. Bawal kasi ng Diyos yun na nakikinig ka lang, di mo naman ginagawa. Ang sabi naman ni San Juan, sa unang Juan, ay ganito ang ating mababasa. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nang di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayun. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni nang di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan may gawa. Ang pag-ibig may gawa. Ang pag-ibig ginagawa. Pagka sinasabi mo, iniibig kita, sabi mo sa babae, wala ka namang ginagawa. Sabi ng babae, ayoko na sa'yo. Wala naman nangyayari eh. Sabi ng babae, di ba? Meron ako nakitang ganun eh. Meron nga mag-asawa na eh. Sabi, mahal kita, kaya kita pinakasalan, ganyan. Yung pala, yung babae, ginamit niya lang front. Kasi bading pala siya. Para itago niya siya hindi bading, nag-asawa siya. Ang nangyari, yung babae naman naghihintay. Pagkaranasan taon, sabi ng babae, ayoko na. Sabi, bakit ka ako? Ayoko na po. Talagang ayoko na po. Sinusumpa ko, ayoko na po. Bakit ka ako? Anong nangyari sa inyo? Kasi po yung asawa ko, hindi po akong ginagalaw. Sabi, ako po nagpapabango. Naliligo po akong gabi-gabi. Umaasa po ako na ako po papansinin. Aba, ay wala, hindi po ako pinapansin. Kaya ayoko na po, sabi niya. Yung pala, yung lalaki, bading.
Kaya hindi siya ginagalaw. Iba pala ginagalaw. Yung driver di lang ginagalaw doon sa garahe. Ang sabi ng babae, ayoko na po. Hindi napapatunayan yung pag-ibig. Sa salita ka lang ng salita. Sabi ni San Juan, huwag kayong magsiibig ng salita ni nang di laman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Bakit? Ano ba ang konsekwensya no? Ayaw mong gawin yung naririnig mo? Sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayun. Yan ang naaawa ako sa iyo, kaya ako sinasabi ito, kapatid. Nadoktrinahan ka na, no? I have to be frank with you. Kung yung narinig mo, palagay mo totoo. Katotohanan. Sabi sa Biblia, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya mula nung nadoktrinahan ka sa Pilipinas, hanggang ngayon nagkakasala ka na. Huwag kang magagalit. Parami na ng parami ang kasalanan mo kasi nalaman mo na yung katotohanan. Nalaman mo na yung mabuti, hindi mo ginagawa. Kasalanan sa'yo yun. Just to be fair with you. Hindi naman kita ino-offend, but just to be fair with you, with my knowledge of the scriptures, sa nalalaman ko sa kasulatan, I have to say this to you. Ayoko namang mag-plastic sa'yo na bubulahin kita. Pero sasabi mo, maaari ba kung sumabay ka sa paraan ng pagsamba, you are always welcome. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid. Salamat po, Brad Eli.